Social media personality, a businessman and humanitarian advocate Francis Leo Marcos received a civilian awardee plaque on the second founding anniversary of Philippine National Police Integrity Monitoring and Enforcement Group held at Camp Krami in Quezon City. Marcos, with his supporters, continuously provides help for the Filipinos who have been affected by the pandemic and calamities despite of the challenges he's facing right now, being imprisoned due to multiple complaints filed by the National Bureau of Investigation against him. On a press conference, Attorney Joni Caroche Vestido, Marcos' legal team, assures the public to continue the advocacy of Marcos to provide assistance to our citizens. Marami din kaming humanitarian projects. Bukod sa pagharap sa kanyang mga kaso, busy din siyang ituloy pa rin po yung kanyang mga projects, kagaya nga yung optical mission, pati yung pamimigay ng bigas. In fact, after niyang nakulong, hindi naman natigil yung aming mga programa, yung pamimigay ng bigas. Kami yung naging representative niya. Yung mga tao niya ang gumagalaw and then nakikipag-ugnayan na lang kami sa kanya. Kumbaga, hindi niya masyadong iniisip na nakukulong siya kasi ang priority niya talaga may sa katuparan yung optical mission niya sa kayong kanya mga projects. Kasi ano yun eh, kumbaga, gusto niyo talagang tulungan yung yung gobyerno natin kasi pandemya. PNP Chief General Debold Sinas, as a guest of honor, cited the PNP IMEG for its commitment and dedication to help pursue the enhanced integrated internal cleansing strategy of the PNP to win back the public trust and confidence to the police. Marcos were just one of the outstanding PNP IMEG personnel and civilian awardees with significant accomplishments recognized for honoring its men and women who have played key roles in the success of the unit in going after rogues of uniform. Matagal na po si Sir Evelyn, matagal na. Okay. Kakilala po talaga siya dito? Kilala dito. Kilala yan kasi naging ano siya, famous siya dito dahil matulungin nga. Matulungin, so ibig sabihin po matagal na po na panahon yan. Hindi siya naging land grabber kasi unang-una, maraming lupain yan. At nakita ko rin naman yung dokumento na although hindi directly nakapangalan sa kanya, pero naka-SPA dahil pinagkatiwala sa isang tao na ang kasulto ng time will come na ita-turn over sa kanya na. So parang mana? Mana yun, mana. Parang siguro you take care of the lot and then sa'yo mapupunta in the future. Yes. Parang pero meron yung special power of authority. Actually, nasa akin pa nga yung, ano, yung mga ibang... So may documents? Meron ako documents na meron siyang special... Kaya po kami napunta dito. Actually, ano lang, kasi dito nga po yung kuno na land grabbing daw ni Boss FLM. Kaya nakita ko po dito, kasi kilometer 359. Nakita ko po yung police station. So sabi ko kay Sec, actually, nalagpasan na po namin to. Pag sabi ko kay Sec, ay, ikot tayo kasi may gusto akong i-confirm. Yes. Yun nga po yung issue about land grabbing. No, walang land grabbing na nangyari. Actually nga, pinamigyan na nga niya yung lupa na eh. Pinamigay na? Oo. Okay. Kasi saan ba natin, paano natin makasabing land grabbing? Walang titulo yung may-ari doon. Nakaposisyon lang sila dahil kunwari, sabi na, sa amin to. Pero wala naman silang pinapagitang dokumento. Si Sir FLM, meron siyang dokumento. Actually, yung nakahawak ng titulo niyan is galing pa ng US. Umuwi lang para i-turn over kay Sir Francis. Ginawan ng special power of attorney na ang humahawak diyan is mga kabakungan. Major, tanong ko lang, paano niyo po, maalam niyo po ba kung gaano po kalaki itong lupain daw po? Ang lupain ni Sir FLM, sa akin, yung tinatwita niya is sa Ramon, mahigit 35 hectares yan. Meron pa siya sa Reyna Mercedes, nasa 199, more or less, 99 hectares. 99 hectares po. Yes. So, sa Ramon, isa pala po. Pero po, commercial land yun, commercial lot. Ay, nasa highway po. Nasa highway po siya. Ah, along the highway talaga. So, talagang... Tapos yun po, yung ibang mga naka-tenants doon. Ilagan po. Sa Ilagan, meron siya dyan.
Although naano ko rin na naniniwala ko kasi diyan itinayo yung bliss eh, yung bagong lipunan na improvement site services. Uh-huh. Ang nandiyan is ano, nasa 600 yan eh. 600 hectares. Yes. Oh, ano siya? Actually ang classification ng lupa niyan is timberland. Timberland. Mm-hmm. Pero po yung sa mga ano, sa mga Ramon na yung third agricultural. Agricultural. And then most commercial din po. Commercial po yung sa mga along the highway. Sa along the highway, commercial siya. Commercial. Wow. Commercial. Grabe. So, ano yung pala, Zek? Ako, kinonfirm ko lang kasi first time ko po dito sa Isabela. And yun yes. Po, ang dami rin kasing nagkalat na issue na I mean, yung mga bashers, yung mga tumutulig sa kay boss. Siyempre ako, as his defender, gusto rin ko pong malaman first-hand information po kung saan po, kung totoo po ba talaga. Mm-hmm. Totoo. Yeah, siyempre, nandyan na yan eh. Marami yung nagkapaniwala sa mga basher. Pero ako mismo yung mga kapagpatunay dahil nakasama ko siya. Mm-hmm. Hindi nga yan, ano yan, hindi matulungin yan. Grabe yung matulungin yan. Sir, may mga ano po ba tayo? May mga buhay na testigo po ba tayo sa mga yung mga natulungan na sinasabi niyo po? Marami. Dito lang sa Cagayan, dami na. Oh. Eh, nakailang optical mission na yan. Mm-hmm. Tapos naging sir, optical mission po kami ngayon. Yes. Opo. Actually, kaya rin po namin din dinaan. And then ano yan? And then ano pa yan? Nagiging sikat siya nung nag-uumpisa itong pandemic natin dahil dito tonel-tonel na lahat ng bigas ang ibinigay dito sa Cagayan. Ang makakapag-testify dyan para malaman nyo, may confirm ninyo is hanapin nyo si ano si sanggunyang pangalabigan si Perla Tumaliwan. Perla Tumaliwan. Perla Tumaliwan. Yan, kasi yan yung usually na tinatawagan niya doon na ipag-coordinate para sa mga distribution ng mga relief goods gaya ng mga tonel-tonel ng bigas. Yun yun. Ah, okay. Sige po. Wow. Interview din natin siguro. Hindi, si Madam Perla, namit ko na yun, nakasama ko na rin sa Cagayan nung nag-ano. Okay. Sir, actually, ako po si Yamata na ko. Sa kitala ni Mo, sa presa. Ako, mas na po. Sa face na ko yung degree. Kasi pasensya na kayo sir, naka-live po tayo sa YouTube kasi mas maganda po kasi na ngayon lang tayo nagkita na hindi po tayo magkakilala at ayaw naman po namin magpakilala sa inyo agad kasi baka mamaya isipin nila ang bias, diba? Kayo po pala si Major Joel. Basta nakilala ko yan na isang matulungin yan. Mga gano'n na po kayo katagal ni Boss? Matagal na rin. Dekada na po ba? O, nasa ganun na rin. Matagal na talaga tumutulong sa boss. Sa amin lang, yung mga basher na yan, parang pinabayan na lang natin kasi kami naman yung mas nakakakilala sa kanya.